Magandang araw, kaibigan! Samahan niyo akong muli para sa panibago na namang kwento na pinamagatang Mapaglarong Pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Chapter 6. Kinabukasan ay nabahala agad si Miguel sa pagkawala ni Christine kung saan sa ang parte ng hasyenda niya ito hinanap. Ngunit hindi talaga niya matagpuan ang dalaga. Ang plano sana niyang panoorin ang videotape ay hindi na muna niya na isa katuparan. Nag-alala na rin si Nanay Mela nang makita niyang laglag ang balikat ng amo nang umuwi ito sa bahay. Pabagsak na napaupo si Miguel sa sofa. Nang mapansin niya si Nanay Mela, ay tinawag niya agad ito. Wala ho ba talaga kayong napansin kanina? Wala ho talaga, senyorito. Maybe it's all my fault. Wika ng lalaki at mabilis na tumayo at pumanhik sa hagdan. Hindi naman maunawaan ni Nanay Mela kung ano ang ibig ipakahulugan ni Miguel sa sinabing iyon. Ngunit wala siya sa posisyon para tanungin pa ito. Ibinagsak ni Miguel ang sarili sa malambot na kama. Lalo yata siyang hindi makafunction ng tama ngayon. Napalingon ng binata sa katabing unan. Dama pa niya ang alaala ng lumipas na gabi. Ang mainit na pagniniig nila ni Christine. Hindi kaya iyon ang dahilan kaya umalis ang dalaga? Malinaw pa si gunita ng binata na hindi gumawa ng anumang pagtutol si Christine kundi pawang pagpapaubaya. Oh my God! Ano ba ang ginawa sa kanya ng babaeng iyon? Imbes na magalit siya rito, ay sa sarili siya ngayon nakakaramdam ng galit. Ginantihan niya ang inosenteng tao and worst, he fell in love with her. At ngayon niya iyon higit na nakumpirma. Muli siyang bumangon at naupo sa kama. Napayuko si Miguel at napahilot sa nananakit na ulo nang biglang pumasok sa gunita niya ang mga gamit ni Christine. Mabilis niyang tinungo ang dulong silid para kunin ang mga iyon. Si Miguel ang tipo ng tao na binibigyang halaga ang mga personal na gamit na mga mahal sa kanya. Wala siyang nais gawin noon kundi ang mayakap ang bagay na magpapaalala sa kanya sa dalaga. Pakiramdam ng binata ay mababaliw siya ng mga sandaling iyon. Ngayon lamang niya napagtanto na hindi lamang dahil kamukha ni Vanessa si Christine, kundi minahal na niya ang katangian nito sa sandaling nagkasama sila. Nilukob ng pangamba ang pagkatao ni Miguel nang makita niyang walang laman ang baul na pinaglalagyan niya ng gamit nito. Agad ng binatang binuksan ang katabi at napansin niyang medyo na iba ang pagkakaayos ng mga laman nito. Oh my God! Natitiyak niyang alam na ng dalaga ang lihim niya. Kung makikita niyang muli ang dalaga, paano pa niya ipapaliwanag ang pagkakaroon niya ng mga larawan at articles tungkol sa daddy nito? Hindi makapag-isip ng tama si Miguel ng mga sandaling iyon. Kaya minabuti niyang tumungo na lamang sa kabilang dako ng hasyenda. Nang makarating doon, ay naisip niyang panoorin na muna ang videotape bago gumawa ng nararapat na hakbang. Hindi na niya tiyak kung ano ang tunay niyang pakay kay Christine. But she want her back. Binuksan ng binata ang TV at sinalang ang videotape. Habang hinihintay ang simula nito, ay naisipan niyang pindutin ang answering machine ng telepono. Biglang napukaw ang interes niya nang marinig ang boses ni Lito. Miguel, this is Lito. I know you're worried about her, but I have some news for you. Mr. Vargas called me and offered me to guard Ms. Mendoza. Tumawag daw si Christine sa office at nangangailangan daw ng magaling na bodyguard, kaya ako ang tinawagan niya. Call me as soon as you receive my call.
Sa isang iglap ay nabawasan ang pangamba ng binata. Iniisip din kasi niya na kung hindi nakabalik ang dalaga ay baka kung saan-saan ito napunta o di kaya ay napahamak na. Biglang naalarma si Lito na mag-register sa cellphone niya ang number ni Miguel. Mabilis niyang kumubli sa isang lugar at mabuti na lamang hindi pa bumababa si Christine. "I'm here." Tama lamang ang boses ni Lito para marinig ni Miguel. Any moment ay bababa na siya. "You have nothing to worry about. Don't call me again. Wait till I call." Wika ng binata sa kausap. "But how is she?" tanong naman ni Miguel. "She's fine. Mamaya na lamang tayo mag-usap muli at baka may makarinig sa akin." "Okay, salamat kung ganon." Wika ni Miguel sa kausap. Kahit papaano ay nabawasan ang pangamba ng binata. Nalingunin niya ang TV set ay may natanong na siyang picture ngunit magulo iyon. Naupo na lamang ang binata sa katapat na sofa at matamang hinintay kung may makikita ba siya roon. Ilang sandali lamang at hindi nagkamali ang kanyang hinala. Unti-unti ay lumilinaw ang picture. Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng Amerikana ngunit natitiyak niyang Filipino dahil sa kayumanggi at tipikal na anyo nito. Isang lalaki naman na nasusundan ng mga armadong lalaki ang biglang sumalubong dito. Hindi niya kilala ang una, ngunit ang huli ay si Don Philip, nakilalang negosyante. Kinuha ni Don Philip mula sa kasama nito ang isang briefcase at iniabot sa lalaki. "Kompleto yan, maaari mong tingnan." Wika ng matanda. Binuksan naman ng lalaki ang briefcase at malinaw na malaking halaga ng salapi ang laman niyon. Ngumiti ang lalaki at saka tumango. "Tumawag na lamang kayo kung may susunod na shipment." "I will." Nakangiting wika ni Don Philip at sabay inilahad ang kamay sa kausap. "Sabihin mo kay Congressman Cardonel ay hanggang sa muli." "Makakarating, Don Philip." Masasalamin ang kasiyahan sa bawat panig na maghiwalay ang mga ito. Ngunit bigla na lamang may nagpaputok sa mga tauhan ni Don Philip. Noon ay nagsimula na namang gumulo ang kuha at nasisiguro niyang tumatakbo ang may dala ng kamera. "What the hell is going on?" Narinig niyang sigaw ni Don Philip habang galit na itinapon ang hawak na tabako. "May nakita ho akong tao sa paligid, Don Philip." Ngunit mabilis na nakatakbo. "Mga gunggong, nasa bundok na nga tayo, hindi pa niyo siniguro ang paligid. Hala, hanapin ninyo." "Opo," uwi ka ng tauhan. Muli ay umalingaungaw ang isang putok. "Boss, tao ho iyon ni Mayor Mendoza." Iyon ang huling narinig niya sa audio. Pawang mga halaman at puno na lamang ang na-capture ng kamera. At ang biglang pagkawala ng picture sa screen. Ini-off na lamang ni Miguel ang player nang muling nagkaroon ng picture ang screen. Ngunit hindi na iyon ang eksena. This time ay nakafocus ang camera sa iisang tao lamang. Kay Mayor Mendoza na nakaupo sa harapan ng kanyang desk. At nagsimula ng magsalita ang mayor. "I am not sure if I will still be alive when a copy of this videotape is exposed to the public." Ang nakita ninyo ay patunay na isang malapit at pinagtitiwalaan kong tao na si Attorney Neri ay ginamit ang aking pangalan para sa mga karumaldumal na gawain. Aalis lamang ako patungong Singapore para sa isang peacekeeping agreement. And after that ay isisiwalat ko na ang lahat ng aking natuklasan. Just to make sure that justice will prevail in every risk that I've undertaken, I decided to make my statement. I have no connection in whatsoever heinous and disgraceful undertakings of these people. Kahapon lamang ay nag-check ako ng aking mailbox at nakatanggap ako ng isang envelope na naglalaman ng mga litrato. Nakita niyang ipinakita ni Mayor Mendoza ang litratong kasama niya si Don Philip sa loob ng kotse nito.
This is no less than a blackmail. Patuloy pa rin ang mayor. Don Philip approached me one morning and asked if we can talk inside my car. I knew him only as a wealthy businessman. Until that moment, he asked me to influence the DNR for the swift release of their permit with regards to the logs that being transported out of the area of my jurisdiction. And this picture, along with what is written at the back, is clearly a threat to my life. Alam kong sisirain nila ako, ngunit hindi sila magtatagumpay, mawala man ako. Nakahanda na ako sa anumang mangyayari, ngunit hinihiling ko pa rin na manaig sana ang hustisya. Pala rin sana ang videotape na ito na mapunta sa kamay ng taong may puso para sa mga taong maaari pang maging biktima ng droga at illegal na gawain ng ating mga namumuno. Hindi pa man ay nagpapasalamat na ako kung sino man ang taong may sapat na lakas para dalhin ito sa hustisya. At para sa aking nag-iisang anak na si Christine, just hang on, sweetheart. I fear this could happen, but I want you to know that I will do nothing to taint my reputation because I love you so much. Mawala man ang lahat ng bagay na pinagsikapan kong makamtan, ngunit hindi ang pangalan na tangi kong maipapamana sa iyo ng buong puso. Wala na ang anyo ni Mayor Mendoza sa TV, ngunit nanatiling nakatitig doon si Miguel. Ngunit lumalagos doon ang pananaw niya dahil sinusurot siya ng kanyang konsensya. Kung siya ay naging biktima rin ng mga masasamang loob, ganun din pala si Mayor. Sa kabila ng mga naglalabas ang aligasyon laban sa kanya, ay isa palang manananggol ng katotohanan at mga prinsipyo, maging kamatayan man ang kapalit nito. Ngayon niya higit na napagtanto na pareho lamang sila ni Christine na nawala ng mahal sa buhay. Makakamtan lamang nila ito kung mailabas sa publiko ang ebidensyang iyon laban sa mga totoong salarin. Ngayon rin niya naisip kung bakit isa sa mga tauhan ni Mayor Mendoza na nasa pangangalaga ni Lito ngayon ang desididong maging state witness laban sa congressman. Mas nanganganib nga naman ang buhay nito kung magsasalita siya against the likes of Attorney Neri, Congressman Cardonel at kay Don Philip na natitiyak niyang papatayin pati pamilya niya. Bago nagdesisyong bumalik sa malaking bahay, ay binitbit ni Miguel ang isang TV set pasakay sa pickup niya. Magigang cellphone ay dinala na rin niya. Inalis niya ang mga bagay na iyon sa loob ng bahay bago niya dinala roon si Christine para i-isolate ito sa pangyayari sa labas at palabasin sanang siya si Vanessa. Samantala, for security reason, ay inalok ni Lito si Christine na huwag na munang gamitin ang sasakyan ng dalaga. Nang makita niyang may sariling sasakyan naman si Lito, ay pumayag na rin ito. Inako na lamang niya ang expenses niyon. Nang hapong iyon, inagtungo sila sa bahay ng kanyang manager na si Tita Elvie. Pagod at kadarating lamang ng manager niya mula sa isang promotion ng isa pa nitong alaga. Magpapahinga na sana ito sa silid nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Uwi ka ng manager habang naghihikab pa nitong sabi sa labis na antok. Tita Elvie? Napahigpit ng hawak ng manager sa cellphone nang marinig ang pamilyar na tinig. Daig pa niya ang binuhusan ng isang pichel ng malamig na tubig. Christine, is that you? Yes, tita. Where are you? Bakit ngayon ka lang tumawag? Matagal na ako nag-aalala sa iyo, iha. May ibang tao po ba ngayon dyan? Wala, ako lang at mga katulong. Nandito na kami sa tapat ng gate, tita. Okay, Christine, lalabas na ako. Mabilis na lumabas ang manager ng dalaga at tinutusan ng guard na buksan ang gate. Nagtataka man dahil wala naman itong naririnig na pumarada sa tapat, ay sinunod pa rin ito ang amo. Nang gustong mabuksan ang gate ay saka pa lamang umabante para makalapit ang kotseng pula.
Ibinaba ni Christine ang tinted na salamin ng kotse sa gawin niya para makita ang manager. Kinawayan sila nito para maipasok ang kotse. Pagkababa na pagkababa niya ay agad siyang niyakap ng manager. Oh my God! Pinag-alala mo akong bata ka ha! Nang kumawala si Christine sa manager ay napatingin ito sa kanyang kasama. Maari bang malaman kung sino ang gwapong kasama mo, iha? Papasukin mo muna kami, Tita LV. Sorry, nadala ako ng excitement ko. Halina kayo, wika pa nito. Matapos nilang makaupo ay pinakilala ni Christine ang dalawa sa isa't isa. Hindi na nagtaka si Tita LV kung bakit nag-hire ng bodyguard ang dalaga. Dapat lang dahil sa mga nakalipas na mga pangyayari sa buhay nito. O ano, hindi mo ba ikukwento kung bakit ngayon ka lamang nagpakita? Susugpa ng manager. I prefer to talk to you in private, tita. Excuse us, Lito. May pag-uusapan lang kami ng manager ko. Uwi ka ni Christine. Sure, sige. Uwi ka naman ng lalaki na tatayo na sana. No, just stay here. Doon na lamang kami mag-uusap ng alaga ko sa music room. Manood ka muna ng TV kung gusto mo and take your snack. Agaw pa ni Tita LV. Okay, sabay tango, pagsang-ayon naman ni Lito. Natitiyak niyang kung ano man ang pag-uusapan ng dalawa ay gugugol iyon ng panahon. Sinamantala niya iyon para matawagan naman si Miguel. Mabilis pa sa alas 4 ang sinagot agad ni Miguel ang telepono. We're here inside her manager's house. They're talking in private now kaya ako nagkaroon ng chance na tawagan ka. Huwi ka ni Lito sa kausap. Mabuti at tumawag ka. Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataong banggitin sa iyo na may nakuha ako sa loob ng katawan ng teddy bear ni Christine. Really? What is it? Interesado ang tanong ni Lito. Sinabing lahat ni Miguel ang natuklasan niya sa kaibigan. Okay, ano na ngayon ang plano mo? Tanong pa rin ang binata. I'm going there to see you, Lito. Sige, Miguel. Sa bahay ka na lamang tumuloy. Nandun naman si Marisa. Hintayin mo na lamang ako kasi hindi ko pa masabi kung anong oras ako makakauwi. Sige, ngayon din ay babiyahin na ako. At sa pamamagitan ng chopper ay mabilis na narating ni Miguel ang Makati. Sa helipad sa tuktok ng isang building na pag-aari ng namayapa niyang ama siya bumaba. Nagpaiwan na lamang siya roon at inatasan ang pilot na abangan na lamang ang tawag niya para sa sundo. Natitiyak ng binatang gagabihin si Lito. Kaya dumaan muna siya sa dating opisina ng ama na ngayon ay pinamamahalaan na rin niya. Sanay na ang mga tao roon sa biglaang pagsulpot ng binata. Tuloy-tuloy siya at mabilis na isinara ang pinto matapos makapasok. Sa loob, kung saan maganda ang entertainment system, ay naisipan niyang i-recopy ang tape para makasiguro. Iniscan din niya at inilagay sa USB ang mga larawan na kasama niyon. Matapos niyang may sagawa iyon, inilagay niya sa safety box ang original at ang kopya na lamang ang kanyang dinala. 7 o'clock in the evening siya, dumating sa bahay ni Nalito. At malugod naman siyang tinanggap ni Marisa na nauna ng tinawagan ng asawa. Sumabay ka na sa aking kumain, Miguel. Alam mo naman yung kaibigan mong si Lito. Laging wala sa oras kung dumating. Salamat, Marisa. Uwi ka ng binata na hindi rin tinanggihan ang alok ng babae. Samantala, naikwento naman ni Christine ang ilang detalye ng pagkawala niya. Ngunit hindi niya sinabi ang tunay na katauhan ni Miguel. Maging ang namagitan sa kanila ng lalaki ay hindi niya ipinagtapat kay Tita LV. Hindi niya maunawaan kung bakit sa kabila ng lahat ay pinagtatakpan pa rin niya ang lalaki. Almost 11 na. Ngunit hindi pa rin dumarating si Lito. Kaya ibinigay ni Marisa kay Miguel ang isang guest room. Nagpasalamat si Miguel. Ngunit nagpa siya siyang manatili na lamang muna sa sofa para hintayin ng kaibigan. Quarter past the hour of 12 and Lito came home.
Niyaya agad niya si Miguel na tumungo sa study at agad na pinanood ang video at binuksan sa computer ang USB. "Ano ang plano mo?" tanong niya kay Miguel. Bumuntong hininga ang binata at saka inisip kung dapat ba niyang ipagtapat sa kaibigan ang tunay niyang nararamdaman kay Christine. Para namang nahulaan na nilito na may gusto siyang sabihin, kaya tinapik niya ang balikat ng kaibigan. "What's wrong? Ano bang problema mo? I am your friend. Can't you trust me?" Bahagya siyang umiti. "Hindi mo kaya ako pagtawanan? Come on, Miguel. Ako pa ba ang gagawa nun sa'yo? Uwi ka naman ni Lito. Okay, I think I'm in love with her." There was a sudden silence, but that didn't surprise Lito. Isang dahilan kaya pumayag siya makipagsabwatan noon kay Miguel dahil nakikinita na niya ang ganoong pangyayari. Nakita niya kung paano dinamdam ni Miguel ang pagkawala ng mahal na asawa at hindi imposibleng magkagusto ito sa kamukha at kasing ganda ni Christine. "I think you're starting to live normally." 2 taon nang patay si Vanessa at hindi mo dapat parusahan ang sarili mo sa mga nangyari. Hindi ka kailanman nagtaksil sa kanya. Nagmahal ka man ng iba, ito ay sa panahong wala na si Vanessa. "Salamat, Lito. Tungkol sa ebidensya, ano naman ang plano mo?" "Ito ang susi para maparusahan ang dapat parusahan. Mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ni na Vanessa at Mayor Mendoza at malilinis na rin ang pangalan niya. Sa ganong paraan baka mapatawad pa ako ni Christine sa mga kasalanan ko sa kanya." Napangiti si Lito. "She's a very strong woman, Miguel." Pagkatapos ng lahat, determinado siyang patunayan sa lahat na malinis ang pagkatao niya. Ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Makakatulong ang lahat ng iyan. "No, hindi ko sasabihin na ako ang naglabas ng lahat ng ito. If she love me, I want it because that is how she feels for me. Hindi dahil sa maari kong itulong sa kanya." "Kahit kailan ma-pride ka talaga. Pero ikaw ang masusunod. Diskarte mo yan. Paano mo ngayon maisasagawa ang plano mo? Dapat mong isipin na buhay mo naman ang mga nganib sa sandaling inilitaw mo ang video na iyan." "I know, Lito. Dapat lang na maniguro tayo. We'll talk directly to the president." "You're really that serious? Huh?" tanong ng lalaki. "Wala na tayong ibang dapat na lapitan sa mga sandaling ito, Lito. Kundi siya. Naniniwala akong sa pamamagitan niya ay mas maigagawad ng madali ang hustisya." "Good luck, Miguel. Sabihin mo na lamang kung ano ang maitutulong ko." "Just watch her closely." Nasaan nga pala ang witness na nahuli noon? "Nasa Cavite. Kailan natin pwedeng puntahan?" "Bukas, Miguel. Maghapon yata hindi lalabas si Christine at naglagay naman ako ng taong papalit sa akin kapag wala ako para tumingin sa kanya." "Good. Samahan mo ako kung ganon, Lito." "Sige, magpahinga na tayo para maaga tayong makaalis bukas." "Salamat ulit, Lito." "What are friends for?" Nakangiting tapik sa kanya ni Lito. At nagsimula na nga matulog ang dalawa. Dahil sa mga nakalap na ebidensya ni Miguel, mabigyan na kaya ng hustisya ang pagkamatay ni Vanessa at ni Mayor Mendoza? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!